Ipinagtataka ko kung bakit ang tao kailangan munang tumanda ng lubos bago nito maunawaan ang lahat. Ako, dati ay hindi ko naiisip na ang pinakamalawak na mundo sa lahat ng mundo ay ang mundo ng pag-ibig. At hanggang sa puntong ito ay patuloy pa rin akong nangangapa. Isang tanong, napakahalagang tanong ang nais kong masagot sa lalong madaling panahon. Alin ba ang mas tama? Maghintay sa iyong destiny o magpasya para sa iyong kapalaran? Ang kwento ng pag-ibig ko ay maaaring hindi naiiba sa iba. Subalit kung papaano ito umikot ay masasabi kong natatangi din. Lalo na ngayong kailangan ko nang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya din akong ibahagi ito sa inyong programa at umaasa rin ako na mapabilang ito sa mga naggagandahang kwento ng buhay at pag-ibig na nabigyang daan sa inyong natatanging programa, ang Barangay Love Stories. Gusto kong maniwala sa destiny, Papa Dudot. Sino ba ang gagawa ng destiny? Ang fate ba o tayo din ang gagawa ng kapalaran natin? Papa Dudot, itago mo na lamang ako sa pangalang Gary at narito ang kwento ng pag-ibig at buhay ko. Dalawa lamang kaming magkapatid ni Ate Gina. Maganda naman ang buhay namin dahil maswerte at masisipag ang mama at papa namin. 5 taon ang agwat namin ni Ate Gina ko at kami ay talagang magka-vibes. Mag-third year college na si Ate Gina noong isama niya ako sa probinsya, sa bahay ng kanyang best friend na si Ate Emmy. Sina Ate Gina at Ate Emmy ay parang magkapatid. Sila ay magkakwarto sa kasera nila noon at magka-classmate pa. Buwan ng Nobyembre noong magpunta kami sa tahanan ni Ate Emmy para sa dibo nito. Grande ang handaan at isa si Ate Gina sa mga 18 candles. Doon ay nakilala ko naman si Ellen, bunsong kapatid ni Ate Emmy. 14 years old lang din si Ellen noon at magse-second year din noon na kagaya ko. Nagka-crush kaagad ako sa kanya dahil cute siya. Nasabi ko ito kay Ate Gina ko, tapos ay sinabi rin pala ni Ate Gina kay Ate Ellen. Dahil dito ay naging tampulan tuloy kami ng tukso ng mga tao sa bahay nila noong hindi pa nagsisimula ang party. Hiyang-hiya ako noon kay Ellen at siya ay alam kong nahihiya din dahil nakikita ko na namumula ang pisngi niya sa tuwing tutuksuhin kami. Noong party na ay panay ang tingin ko kay Ellen. Kasama niya noon ang mga kaibigan niya. Ako naman ay si Harold na pinsan niya, nina Ate Ellen ang kasakasama ko lagi. Noong kalagitnaan yata ng party ay hinila ko ni Ate Gina sa gitna ng sayawan at nagulat ako noong makita ko na hinihila din ni Ate Emmy si Ellen. Pagsasayawin nila kaming dalawa ni Ellen. Sige na, sayaw na kayo, malakas na, sabi ni Ate Emmy. Tapos ay tumugtog ang music na sasayawan namin. Tandang-tanda ko pa, Papa Dudot, ang kantang sinayawan namin. Ang kanta ni Dan Hill. Sayang lang yung music dahil hindi naman kami sumayaw. Noong makawala na si Ellen sa kamay ng ate niya, ay iniwan ko na rin si Ate Gina sa gitna ng sayawan. Bumalik ako kay Harold na noon ay panayang kantsaw sa akin. Madaling araw na noong matapos ang party at hindi pa rin kami nakakapag-usap man lang ni Ellen. Kinahaponan noong sumunod na araw ay halos makabangga ko si Ellen sa pasilyo ng bahay nila. Kapwa kami nagulat pero walang nagsalita. Noong uuwi na kami ni Ate Gina ay naghihintay kami ng bus sa highway ay nasa gate lang si Ellen at nakatingin sa amin. Noong may humintong bus ay muli ko pa siyang sinulyapan at ginitian. Nakita ko rin siyang ngumiti. Noong nasa loob na kami ng bus ay sinilip ko pa ulit siya sa bintana. Nasa gilid na rin siya noon ng kalsada at sa akin rin nakatingin. Alam ko na crush din ako ni Ellen noon, Papa Dudot. Pero nagkakahiyaan lang kami. In love ka, no? Tukso sa akin ni Ate Gina noong nasa loob kami ng bus. Initian ko lang siya at ang sabi pa niya ay boto siya kay Ellen para sa akin. Akala ni Ate noon ay first time kong ma-in love.
Hindi ko kasi naikukwento sa kanya ang tungkol kay Shalimar na kaklase ko noong first year ako. Naging girlfriend ko si Shalimar ng 2 linggo pero nakipag-break din sa akin dahil nalaman daw ng parents niya na may boyfriend na siya. Pinagalitan daw siya at binantaan pang pahihintuin ng pag-aaral. Medyo masakit noong nakipag-break sa akin si Shalimar pero wala din namang akong nagawa kundi pakawalan lang siya. Isa pa, talagang bata pa kami noon. Yung mga kaklase ko ngang lalaki naglalaro pa ng text at Super Mario. Si Ellen, kahit na bata pa kami noon ay alam kong mahal na mahal ko siya. Hindi ko masasabing infatuation lang ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi siya nawala sa isip ko noong debut ni Ate Emmy. Minsang natulog dito sa bahay si Ate Emmy ay binigyan pa niya ako ng picture ng kapatid niyang si Ellen. Inilagay ko ito sa wallet ko at sa gabi ay hinahagan ko ang litrato ni Ellen. Dumaan pa ang 1 taon, muli kaming nagkita ni Ellen buwan ng Mayo. Bakasyon yon bago kami mag 3rd year. Bumisita ulit kami ni Ate Gina sa bahay nila Ellen. Ang laki ng ipinagbago ng mukha at katawan ni Ellen. Lalo siyang gumanda at ang katawan niyang dati ay walang hubog ay nagkahubog na. Nagkaroon na siya ng balakang at ang kanyang kagandahan ay talagang kitang-kita. At ang maganda, hindi na siya masyadong mahihiyain noon. Matagal kaming nagkwentuhan noon sa likod ng bahay nila. May duyan kasi doon at siya ang nakaduyan habang nagkwekwentuhan kami. Hindi ko maiwasang mapasulyap sa mga legs niyang napakakinis. 2 araw kami doon sa kanila papadudot. Pero gusto ko sana ay 1 linggo. Buwan ng October ay nagpunta ulit kami kina Ellen. Noon papadudot ay nakapagtapat na ako ng damdamin ko para sa kanya. 3rd year na kami noon. Tumatawa lang naman noon si Ellen. Tapos ay sinabi niyang hindi pa raw siya pinapayagang makipag-boyfriend. Pero kung sakaling papayagan ka na, may pag-asa ba ako? Tanong ko pa noon sa kanya. Ngumiti lang siya saka sinabing, "Ewan, kailan ka kaya papayagan?" Natanong ko pa. "Bakit? Hindi ka na ba makakapaghintay?" Ito ang naging sagot niya sa tanong ko. "Baka kasi maunahan ako ng iba." "Hindi naman ako magpapaligaw sa iba eh," sagot niya. Doon papadudot ay napawi ang lungkot ko dahil binigyan niya ako ng pag-asa. "Sige, maghihintay ako ha," sabi ko pa sa kanya. 1 taon pang muli ang dumaan papadudot. Nagkaroon ako ng girlfriend pero hindi na wala sa alaala ko si Ellen. Si Karen ang naging girlfriend ko noong 4th year na. Tumagal naman ang 9 buwan ng relasyon namin at nagtapos yon dahil naramdaman ni Karen na hindi daw lubos ang pagtingin ko sa kanya. Graduate na noon ng college sina Ate Gina at Ate Emmy. At kami ni Ellen ay tapos na rin ang high school. Buwan ng Mayo ulit noong magpunta kami ni Ate Gina sa bahay ni na Ellen. Kasama namin noon si Kuya Ruel, ang boyfriend ni Ate Gina. Pinag-uusapan kasi ni na Ate Gina at Ate Ellen ang kanilang planong mag-abroad. Noon ulit kami nakapag-usap ng matagal ni Ellen at nagulat ulit ako sa laki ng kanyang ipinagbago. Hindi lamang pisikal kundi sa kanyang pag-iisip. "Siguro naman eh papayagan ka ng magpaligaw ngayon?" Nakangiting tanong ko kay Ellen noon. "Siguro," sabi niya. "Gary, talaga bang hinihintay mo ko?" tanong niya. "Oo naman," sagot ko. "Anong klaseng paghihintay ang ginagawa mo?" Seryoso noon ang mukha niya. "Habang hinihintay mo ba ako eh, nakikipagrelasyon ka sa iba?" Tanong pa niya na hindi pa rin nabago ang seryoso niyang mukha. Gusto kong magsinungaling noon pero hindi ka makasagot. "May girlfriend ka na, di ba?" Tumaas ng bahagya ang tinig niya. "Wala, wala na kami," sagot ko. "Eh bakit?" tanong niya. "Eh wala eh, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa," sabi ko na lang. "O baka naman hindi ka talaga nakukontento sa iisang babae, o baka ayaw mo ng pangmatagalang relasyon, baka gusto mo ng laro-laro lang." Sunod-sunod na paratang niya. "Hindi ah, ito lang ang nasabi ko."
Gary, naaalala mo nung dibo ng ate ko? Noon pa lang ay crush na kita. Inaamin ko, hindi ka nawala sa isipan ko. Sabi ko noon sa sarili ko na ikaw ang gusto kong maging first and last boyfriend ko. Hindi ako tumanggap ng kahit na sinong manliligaw dahil sa'yo. Pero ikaw pala, hindi ka pala naging patas. Eh, lalaki ako Ellen eh. At saka, Gary, huwag mong idahilan na lalaki ka kasi pwede namang maging tapat ang lalaki. Pwede naman siyang maging faithful kung gusto niya. Patawarin mo ako, sabi ko. Hindi, hindi mo kailangan mag-sorry dahil hindi pa naman tayo at hindi pa magiging tayo. Mahal kita, Gary, pero ayoko munang makipag-relasyon sa'yo. Bata pa ako at baka hindi ko kayanin ang makipag-relasyon sa isang lalaking kagaya mo. Siguro, darating din ang araw kapag handa na ako at kapag handa ka na ring maging tapat. Siguro, magiging tayo din. Ang labo ni Ellen, ito ang nasa isip ko noong una pero habang tumatagal ay nare-realize ko rin na may katwiran siya. Hindi pa niya naranasan ang makipagrelasyon kaya sinabi niyang baka hindi niya kayanin ang makipagrelasyon sa kagaya ko na may karanasan. Baka nga naman lokohin ko siya o masaktan lang siya. Pero kung sakaling sinagot niya ako doon ay alam ko namang hinding-hindi ko gagawin ang lokohin siya. Nasabi rin niya na magkalayo kami at hindi kami magkasama at magkikita araw-araw. Baka raw hindi pa niya alam kung mayroon pa akong iba. Kaya sabi niya, saka na lang. Baka nga daw pagdating ng panahon eh maging kami rin. Noong college na kami papadudot ay siya ay nasa Maynila at ako naman ay nasa probinsya. May telepono sila sa unang apartment nila sa Maynila kaya't minsan ay natatawagan ko siya. Kaya lang ay lumipat sila ng apartment noong second year na at mula noon ay hindi na ako nagkaroon ng ugnayan pa sa kanya. Hanggang sa tuluyan ko na siyang nakalimutan. Summer class bago mag third year noong makilala ko si Christine. Transferee mula sa isang magandang eskwelahan. Maganda siya at sexy at saka liberated. Wala akong balak na seryosohin si Christine noon. Ang alam ko ay maglalaro lang ako sa kanya. Pero unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa mahal ko na siya talaga. Mapagmahal naman kasi si Christine. Kahit hindi ako ang nakauna sa kanya ay kinalimutan ko ang bagay na yon dahil talagang mahal ko siya. Mabait siya at maalalahanin. Kung ituring niya ako noon ay para pa niya akong asawa dahil walang araw na hindi kami magkasama. Kahit na noong regular na ang klase ay hindi na kami magkaklase dahil sa iba na ang kurso niya. Naipakilala ko na rin si Christine sa parents ko at kay Ate Gina. Nagtatrabaho pa noon sa isang ahensya si Ate Gina. Si Ate Emmy naman, ang kapatid ni Ellen ay natuloy na sa pag-a-abroad sa Canada. Si Kuya Ruel, ang boyfriend ni Ate Emmy, ay katrabaho ni Ate Gina at madalas ko silang nakikitang magkasama noon. Minsan pa nga, kasama namin ni Christine sina Kuya Ruel at Ate Gina sa pagdi-dinner. Hindi ko maiwasang maisip noon ang tungkol sa kanila. Pero sa tingin ko naman ay hindi magagawa ni Ate Gina ko na agawin ang boyfriend ng best friend niyang si Ate Emmy. Pati sa bahay ay dumadalaw din si Kuya Ruel pero ang madalas ko namang naririnig na usapan nila ay tungkol kay Ate Emmy. Fourth year college na ako noong dumating si Ate Emmy mula sa Canada at niyaya ako ni Ate Gina at Kuya Ruel na pumunta sa kanila. Nagdadalawang isip ako noon kung sasama ako dahil parang wala naman akong rason. Iniisip ko noon na hindi ko naman kailangang magpakita pa kay Ellen dahil may girlfriend na ako noon. Si Christine nga at mahal na mahal ko siya. Pero napilit pa rin ako ni Ate Gina. Hindi raw maganda na dalawa lang sila ni Kuya Ruel ang pupunta. Sumama nga ako at doon ay muntik pa akong lapain ang matapang na aso ni Ate Emmy. Kapapasok pa lang namin sa gate sa bahay nila noong biglang dumaluhong ang aso.
Naisangga ko ang bag na kinalalagyan ng damit namin ni Ate Gina. Yung bag ang nasunggaba ng napakatatalas na pangil ng aso. Napunit ang bag at halos lumuwa ang laman nito. Mabuti na lang at mabilis na lumapit sa amin ang daddy ni Ellen. Inawat nito ang aso. Hindi ko alam kung ano ang itsura ko noon dahil talagang natakot ako sa malaking aso. Pinagpawisan nga ako noon eh. Pero parang biglang nagyelo ang mga pawis ko noong makita ko ang napakagandang babae na nakangiti mula sa terrace. Si Ellen. Para akong na-mesmerize noon, Papa Dudot. Talagang napakaganda noon ni Ellen. Mahigit 3 taon na hindi kami nagkita ni Ellen. Pero noong mag-usap kami ay hindi naging mahaba ang aming usapan dahil lang sabi niya, nagawa pa rin niyang umiwas sa mga lalaki. Ako naman ay hindi nagsinungaling sa kanya. Ipinagtapat ko sa kanya na may Christina ako. Ilang buwan na kayo? Tanong sa akin ni Ellen noon. More than 2 years na kami, sabi ko. Nice. Seryoso ka na ngayon, sabi niya. Madalas ay nagkakaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Kahit wala akong ginagawa noon, Papa Dudot, ay alam ko na para pa rin akong nagtataksil kay Christine dahil kung susundin ko ang mga dikta ng puso ko ay gusto ko pa rin sabihin kay Ellen na mahal ko pa rin siya. Masaya ka ba sa kanya? Biglang na itanong ni Ellen. Oo, sagot ko. Siguro siya na ang makakatuluyan mo. Narinig ko pang sabi niya at noong lingunin ko siya ay parang may kumislap sa mga mata niya. Luha pero mabilis naman itong napahid at saka pinilit niyang ngumiti. Tulungan ko lang si Mami sa kusina, sabi niya sabay tayo. Tumango na lang ako saka ako siya pinanood sa paglalakad. Muli pa niyang itinaas ang palad niya sa kanyang mukha at hinulaan kong muli siyang nagpahid ng mga luha. Pagkatapos ay naramdaman kong nag-init din ang mga mata ko dahil naiisip ko na hanggang noon ay mahal pa rin ako ni Ellen. Magulo si Kuya Ruel noong matutulog na dapat kami. Nainis pa nga ako sa kanya dahil noong mga sandaling iyon ay gusto ko sanang mapag-isa or kung may kasama man ako ay nais ko sanang si Ellen yun. Hindi nawala si Ellen sa isipan ko. Madaling araw na noong makatulog ako at si Ellen at Christine lang ang laman ng isip ko. Kinabukasan ay umuwi ako ng probinsya. Pinahiram kami ni Ate Emmy ng traveling bag na siyang pinaglagyan namin ng mga damit namin at ilang pasalubong sa amin ni Ate Emmy. Hindi maitatanggi na kay Ate Emmy ang bag na yon. Dahil nakalettering sa bag na yon ang kumpletong pangalan at kumpletong address nila. Bago kami lumabas ng bakuran nila ay nilapitan ako ni Ellen. Nagpaalam ako. Magkikita pa tayo, Gary. Siya ang nagsabi noon at malalim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Siyempre, sagot ko. Hindi pa ito goodbye, sabi niya. Napatitig ako sa mga mata niya. Hindi ako aasa pero hindi kita aalisin sa puso at isipan ko, sabi pa niya. Pagkatapos nun ay muli kong nakita ang pagkislap ng mga luha sa mga mata niya. Gustong gusto ko sanang yakapin siya noon at haggan pero noong mga sandaling iyon ay wala pa akong karapatan. Wala akong nasabi. Kung hindi ko sana siya mahal ay sasabihin ko sana sa kanya ang ganito. Ellen, magmahal ka na ng iba. Kailangan mo ring lumigaya. Pero syempre, hindi ko sinabi ito dahil parang nararamdaman ko somewhere in my heart na may pag-asa pa rin maging kami. Muli kami nagkahiwalay at alam ko na hindi lang kalooban ko ang mabigat, kundi maging ang kalooban din ni Ellen. Parang gusto ko magsisi kung bakit hindi ko siya hinintay. Pero unfair naman ito kay Christine dahil hindi din naman ako nagsisisi sa pagdating ni Christine sa buhay ko. Pero kung sana wala si Christine, kami sana ni Ellen ang maligaya. Hindi lang kasi ako nakapaghintay. Mahal na namin ang isa't isa ni Ellen. Tamang-tama na sana ang relasyon namin pero hindi na ito naging tama dahil kay Christine. Bumalik pa si Ate Emmy sa Canada, Papa Dudot.
matapos ng ilang buwan niyang bakasyon. Nagkaroon pa ulit siya ng despedida party pero hindi na ako sumama. Iniwasan ko lang ang maging unfair kay Christine. Alam ko kasi mag-uusap na naman kami ni Ellen at baka kung saan pa mapunta ang pag-uusap namin. Baka hindi ako makapagpigil at makagawa ako ng hakbang na magiging unfair kay Christine. Hindi ko kayang saktan si Christine Papadudot, lalo na noong mga panahong malapit na akong graduate. Nagkakaproblema sa pamilya nila noon at napipinto ang paghihiwalay ng mga magulang ni Christine noon dahil may ibang babae ang papa niya. Ako ang naging sumbungan ni Christine. Nangihina ang kalooban niya noon at sa akin lamang siya kumukuha ng lakas. Hindi ko kayang lalong pahinain ang loob niya dahil lamang kay Ellen. Apat na magkakapatid sina Christine. Medrep ang papa niya at kung saan-saan naruruta kaya hindi malayong mahumaling sa ibang babae. War freak naman daw ang mama niya kaya't nagmistulang impyerno raw ang apartment nila sa tuwing mag-aaway ang parents niya. Dahil panganay si Christine, siya ang unang apektado sa gulo ng pamilya nila. Hanggat maaari nga daw ay ayaw na niyang umuwi. Ilang beses kaming natulog sa hotel ni Christine dahil hindi ko naman siya pwedeng iuwi sa bahay. Kahit papaano ay conservative naman ang parents ko. Nangihina ang loob ko kapag nakikita ko siyang umiiyak. Ganun kasi ako papadudot. Ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak. Pero nung time na ito, hindi lamang si Christine ang nakita kong babaeng umiiyak, kundi pati si Ate Gina. Mabigat din ang problema ni Ate Gina noon. Ito ay tungkol kina Ate Emmy at Kuya Ruel. Nakarating daw kay Ate Emmy sa Canada ang isang chismis na may nagaganap sa pagitan ni na Ate Gina at Kuya Ruel. Sobrang nasaktan ang kapatid ko sa ideya na nawala ang tiwala sa kanya ng kanyang best friend na si Ate Emmy dahil lamang sa isang chismis. Inaaway siya ni Ate Emmy noon. Nagulat din ako isang araw nang biglang tumawag si Ellen sa akin. Napakatagal mula noong huling tumawag si Ellen. Ang dahilan ng kanyang pagtawag ay upang alamin kung totoo ang ikinakasama ng loob ng kapatid niya. Hindi ko man na-confirm kay Ellen pero ang sabi ko ay mas mabuting sina Ate Gina at Kuya Ruel ang tanungin niya. Ewan ko naman kasi kay Gina kung bakit noong panahong college siya ay minsan lang siya nagka-boyfriend. Maganda naman ang kapatid ko pero napakapihikan. Alam ko din naman na may masugid siyang manliligaw noong nagtatrabaho na ito pero hindi naman niya pinapansin. Sobra ang closeness nila ni Kuya Ruel kaya't hindi nga malayong machismis sila. Gayunpaman ay kilala ko ang kapatid ko. Alam ko na hindi niya magagawang agawin ang boyfriend ng best friend niya. Buwan ng Abril noong ganapin ang graduation namin sa college. Wala na rin si Ate Gina noon sa Pilipinas dahil nagpunta na rin ito sa Canada bilang caregiver. Isa pang dahilan niya ng pagpunta doon ay upang patunayan kay Ate Emmy na hindi totoo ang chismis at upang isave ang kanilang pagkakaibigan. Hindi rin nakadalo sa graduation ko si Christine dahil kasama niya ang mama niya at mga kapatid niya noon. Umuwi sila ng Batangas. Naghiwalay na kasi noon ang mama at papa niya. Lahat silang magkakapatid ay sumama sa mama nila sa Batangas. Hindi kayang iwanan ni Christine ang mama niya. Ngunit ang iniyakan ni Christine noong nagpaalam siya sa akin ay ang ideya na magkakalayo na kami. Mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko din siya. Ayoko din naman siyang umalis ng Batangas at doon na titira. Pero nauunawaan ko ang kalagayan niya. Ang mama niya noon ay sobra ding nasasaktan sa paghihiwalay nila ng papa niya. Subalit buwan ng Hunyo ay nagulat ako sa pagdating ni Christine sa bahay. At ang sabi niya, hindi niya kayang magkalayo kami. Hindi na raw kami maghihiwalay pa. Pakasalan ko na raw siya. Sinabi ko sa mga magulang ko ang gusto mangyari ni Christine. Wala namang tumutol sa kanila dahil sina mami at daddy ay gusto rin magkaroon ng apo. June nung dumating si Christine, October noong itinakda namin ang kasal namin, kami-kami lang ang nagplano. Siya na raw ang bahalang magsabi sa mama niya. Hindi naman umuwi kaagad si Christine upang ipaalam sa mama niya ang nakadakdang pagpapakasal namin. Ang sabi niya ay
sosorpresahin na lang niya ang mama niya. Nagsimula na akong magplano para sa amin ni Christine. Buo na ang loob ko noon na siya ang babaeng makakasama ko habang buhay. Nagkasama kami ni Christine sa poder ng parents ko. May trabaho na rin ako noon kahit papaano. Alam ko na nagtitake ng pills si Christine noon at tinatanggap ko rin ang kanyang paliwanag na ayaw pa niyang mabuntis dahil lang gusto niya ay wala pang laman ang tiyan niya sa panahong kami ay ikakasal. Nagtrabaho din si Christine sa isang fast food chain at ayaw ko siyang pagtrabahuhin pero naiinip daw siya sa bahay. Hinayaan ko na lang siya. Ang ikinagulat ko Papa Dudut ay noong biglang magpaalam si Christine. Uuwi na raw siya ngunit hindi niya alam kung babalik pa siya. Paano ang kasal natin? Tanong ko. Hindi siya makasagot. Umuurong ka na? Umiiling lang siya. Hindi pa ako sigurado, Gary, sabi niya. Magulo pa ang pamilya ko. Ang mama ko, napakaraming problema. Parang mas tama kung unahin ko muna ang pamilya ko. Ewan, basta hindi ako masyadong masaya dito habang iniisip ko na nahihirapan ang mama ko at mga kapatid ko. Noong nandun ako, hindi ako masaya dahil iniisip kita. Nakakasawa ang mga naririnig ko kay mama. Ang hirap din ang buhay namin doon dahil wala namang trabaho si mama. Umaasa lang kami kay lola. Nahihirapan din ako doon kaya naisipan kong pumunta na lang dito at magpakasal na lang tayo. Pero lately, parang hindi tama dahil sarili ko lang ang iniisip ko. Kailangan pa ako ng mama ko, Gary. Paano nga? Paano tayo? Tanong ko. Ewan, pero parang mas tama kung wala munang tayo. Nagulat ako sa sinabi niya. Sana maunawaan mo, Gary. Gusto kong lubos na ibigay ang buong atensyon ko sa pamilya ko. Kahit ano gagawin ko para sa kanila. Kung kailangan maging GRO ako, gagawin ko para matulungan lang ang mama ko at mga kapatid ko. Bala kong mag-Japan at alam kong hindi mo gugustuhin magkaroon ng asawa o girlfriend na Japayuki. Umiiyak si Christine habang ako naman ay nagugulat sa mga naririnig ko sa kanya. Wala siyang nabanggit dati tungkol sa mga layunin niyang matulungan ang pamilya niya. Noong ko lang lubusang naunawaan kung gaano katinding magpahalaga si Christine sa pamilya niya. Loko kasi ang tatay ko eh. Pinabayaan niya kami. Naaawa ko sa mga kapatid ko, Gary. Gusto ko silang tulungan. Ako na lang ang inaasahan nila. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Christine habang sinasabi yon. Ang sabi ko naman, ituloy na natin ang kasal. Pagkatapos ay doon tayo titira sa Batangas. Tayo ang tutulong sa pamilya mo. Magiging pamilya ko naman sila, di ba? Umiiling siya. Ganyan din dati ang iniisip ko, Gary. Pero naisip ko na hindi tamang bigla kitang idadamay sa paghihirap ng pamilya ko. Ang pangit isipin na kaya ako nag-asawa dahil kailangan ko ng lalaking tutulong sa pamilya ko. Hindi naman ganun, di ba? Tanong ko. Hindi nga, pero sinong maniniwala na hindi ganun? So paano? Aalis ka? Iiwan mo ko? At hindi mo alam kung kailan ka babalik? Bahala na, sagot niya. Hindi ko napigilan si Christine, Papa Dudut. Noong dumating siya ay isang bag lang ang dala niya. Pero nung umalis siya ay dalawang bag ang dala niya dahil nakabili siya ng mga gamit noong nagtrabaho siya. Ibinigay ni Ate Gina ang bag na bigay sa kanya ni Ate Emmy. Ang dalawang bag na yon ay mga tanda na malabo na ngang babalik pa siya. Lahat ng gamit niya ay bitbit niya palabas ng bahay namin. Bago siya sumakay ng bus ay may sinabi pa si Christine sa akin. Gary, mas mabuting huwag mo na lang akong hintayin bumalik. Mahal kita pero ayokong umasa ka. Hindi lamang ako ang nalungkod sa pag-alis ni Christine. Maging sina mami at daddy ay apektado dahil biglang
na paramang pangarap nilang magkaroon ng apo. Disappointed sila dahil dati ay excited sila sa ideya na ikakasal na ako. Hindi ako natahimik. Nandoon yung dikta ng puso at isipan ko na sundan si Christine sa Batangas. Pero baka wala din lang mangyari dahil marami siyang plano para sa pamilya niya. Buwan ng Oktubre, isang linggo mula noong umalis si Christine ay may sorpresang bisita sa bahay. Sa salas ay nakita ko ang isa sa mga bag na dala ni Christine noong umalis siya. Noon pa lang ay natuwa na ako. Agad kong tinanong ang katulong namin kung nasaan si Christine. Hindi po si Ma'am Christine ang dumating, sagot niya. Eh bag niya yun ah. Turo ko sa bag na nakasampa sa isang sofa. Tapos ay nakita ko si Mami na lumabas mula sa kusina. May bisita ka, sabi niya. At nagulat ako noong makita ko kung sino ang babaeng nakasunod kay Mami. Si Ellen. Si Ellen na noon ay napakaganda ng pagkakangiti. Kaya naman gaya ng dati ay kaakit-akit pa rin ang angkin niyang kagandahan. Bahagya lamang akong naguluhan kung bakit dala niya ang bag na bitbit ni Christine noong umalis siya. Si Ellen ang nagpaliwanag. May lalaki raw na nagpunta sa bahay nila. Ang lalaking iyon ay pamangkin ng konduktor ng bus. Inisip nila na naiwan ni Christine ang bag sa loob ng bus at dahil nakasulat doon ang kumpletong pangalan at address ni Ate Emmy, ay kina Ellen na nga dinala ang bag noong nagsole. Nagpasalamat ako kay Ellen. Sa amin siya natulog ng isang gabi at hindi ko inaasahan na may mangyayari sa amin ni Ellen. Siya ang pumasok sa silid ko lampas alas 12 na noon. Mabilis ang pangyayari. Ni hindi nga kami nag-usap bago namin ginawa yun. Ako ang kauna-unahang lalaki sa kanya. At sabi niya, okay lang daw kahit na hindi kami ang magkatuluyan. Ang mahalaga, ako na ang una niyang minahal, ang una niyang pinagbigyan ng kanyang pinakaiingatang dangal. Umiiyak din si Ellen noong madaling araw na iyon. Kinabukasan ay umuwi na siya at ang sabi niya, nandun lang ako sa bahay, pumunta ka doon kapag gusto mo. Mahal ko pa rin si Ellen. Mahal ko siya pero iniisip ko noon si Christine. Isang sulat ang natanggap ko mula kay Christine. Nangungumusta lang at nasabi rin niyang nawala nga niya ang isa niyang bag. Sinulatan ko naman siya at sinabi kong nasa bahay ang bag niya. Mula noon ay naghintay ako sa pagbabalik ni Christine o kahit sulat man lang. Subalit walang dumating. Naghihintay pa rin ako at naghihintay hanggang sa dumaan ang kulang na 4 na buwan. January 21, may babaeng dumating sa bahay pero hindi si Christine kundi si Ellen. Muli niyang ipinagkaloob ang sarili niya sa akin. Subalit noong matapos kami ay pinagpaisipan niya ako. May masugid daw siyang manliligaw, balikbayan. Hindi raw niya ito mahal dahil ako ang nasa puso niya. Pero sa tingin daw niya ay hindi naman ito mahirap mahalin. Habang nanliligaw ang lalaki ay kasal na kaagad ang inaalok nito. In short ay gusto ni Ellen na mag-decide ako. Pakakasalan ko ba siya o hahayaan ko siyang makasal siya sa ibang tao at ako naman ay maghihintay sa pagbabalik ni Christine. Hindi ako nakapag-desisyon noong araw na iyon, Papa Dudut, dahil pareho ko silang mahal. Humingi ako ng kahit na isang buwan lang kay Ellen upang mapag-isipan kong mabuti ang mga bagay-bagay. Hirap na hirap naman ako mag-isip dahil nga mahal ko silang pareho. Ang pagkakaiba lang nila ay tiyak na ako kay Ellen, samantalang kay Christine ay hindi ko alam kung babalik nga siya. Ito ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit naisipan kong isulat ang kwentong ito upang humingi na rin ng pagpapayo sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Ano ang nararapat kong gawin? Pakasalan na si Ellen o maghintay kay Christine? Iniisip ko rin puntahan at hanapin si Christine. Nag-text na ako sa kanya subalit wala naman siyang sagot. Maaari kasing nagpalit na siya ng number. Sana nga ay sagutin niya ang text ko. Minsan lamang po akong magpapakasal kung sakali at ang babaeng pakakasalan ko
ay makakasama ko na habang buhay. Sino sa kanila? Sana ay matulungan ninyo akong mag-decide. Lubos na nagpapasalamat ang inyong kabarangay, Gary. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Gary sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sino nga ba ang dapat napiliin ng ating kabarangay na si Gary? Para po sa inyong mga kasagutan, i-text lamang po ang Papa Dudut space on ang inyo pong mensahe at ipadala sa 4627. Para sa ating kabarangay na si Gary, alam mo Gary, naaalala ko yung kantang Sana Dalawa Ang Puso Ko. Ito'y parang theme song mo sa iyong buhay ano? Alam mo Gary, walang ibang tao na dapat na makasagot ng katanungan na yan kundi ikaw. Ikaw ang nakakaalam ng buong kwento ng pakiramdam habang kasama mo sila. Nariyan ang mga kaibigan mo, pamilya mo at ang Panginoong Diyos para tulungan ka sa mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kalituhan. Hanapin mo ang kasagutan sa puso mo. Huwag kang magmamadali ha. Kailangan maramdaman mo yan. Kailangan maisip mo yan. At kapag dumating sa puntong ganon, sigurado ako na meron ka nang maisasagot sa katanungan mo. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabarangay na nag-antabay sa ating pong kwento ngayong araw na ito. Ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.